time will always find a way to let your heart believe it's true. Salamat sa Malaika Foundation. I've learned so many things about really saving and sharing this to other people. Yung binigay sa aming mga pare para may matutunan sa how to save money, lalo na yung kakaya pa ng rent and buy. Maganda ito na parang may advocacy rin na magkaroon ng financial literacy and education. Minsan yung aming magiging pare ay hindi guarantee na naiintindihan namin ang mga ito. Tsaka yung konsepto ng stewardship ay mas nagiging, alam mo yun, yung mas naibababa sa pamamagitan ng ganito mga parameters o mga sabihin natin mga instrumento para mas lalo maintindihan yung stewardship. Kasi tayong mga religious na pare ay malimit ay iniisip natin ay hindi bahagi ng ating buhay itong monetary things. On the other hand, we have to reckon with it. Kaya for our own future sa mundong ito at saka sa future ng ating mga pinaglilingkuran, I think. To learn from this, iniisip ko ay spiritually intense din na yung wise use of our stewardship, yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ang bagay-bagay ng mundo ito, hindi dapat tayo alipinin, bagkos ay ating gamitin para sa kagagaling lahat. Kaya mabuti rin na meron ganitong mga seminar, at least kahit isang oras, ay malaki ang naitulong sa akin personally. Ganun din, siguro mai-promote din hindi lang itong tool na ito, kundi ang advocacy na may paraan para makaahon sa anumang kahirapan. Sana maraming magkaroon pa rin ng chance para ito'y patikim. So I was able to see that there'd be more to learn. Salamat, Mitzi. Salamat din. At salamat sa kay Mr. Armand Benko. Kayo po na nasa Malaika Foundation. At I'll be start saving. Actually, I've been doing that, pero lalo ko na-inspired dun sa ibinahagi sa amin. Maraming salamat. God bless you. Salamat sa Malaika Foundation sa pagbabahagi ng kanyang expertise and financial matters. Salamat kami. At makakasiguro kayo na kapag dumating ang pagkakataon